Hello mga mi! Welcome back to my YouTube channel! At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan i-like, i-share, i-subscribe, and hit the notification bell button para lagi updated sa aking upcoming videos! Yes, tama! For today's video, nakaisip na naman ako ng panibagong content. Ito ngayon tatawagin natin bag raid or what's in my bags challenge. So syempre gusto ko ipaalam sa inyo kung ano nga ba naman ang aking bag. So before we start, syempre again, nagpapasalamat ka pala ulit ako sa mga nanonood ng aking mga videos na walang sawang sumusuporta sa akin. Yes, so ngayon for today ilalabas ko na yung aking bag, which is ito ay Meng Belonzi. Oh, kita nyo? Kala nyo original, no? Magaling talaga akong tumingin ng bag. So, nabili ko lang ito sa my Divisoria for only 250 pesos! Yes, tama. So, sadyang magaling ako. Pero mukha siyang original. Pati leather yung kanyang ano, yung kanyang klase ng bag. So kahit nababasa siya, minsan natutumba lang din siya. Natutumba. Yung tubig, isa, hindi siya pumapasok sa loob ng bag. Kasi na-try ko na rin to before, nung umulan, hindi naman siya pinapasok sa loob ng aking bag. So eto na nga, check na natin yung laman ng aking bag. So open ko na. Anyway, eto palang keychain to, is bigay to dati ng kawork ko sa my motor trade. So nanggaling kasi siya ng Baguio, so binigyan niya ako. So hindi niya ako nakalimutan. Anyway, shout out nga para sa Ma'am Allen. Ayan, so siya nagbigay niya, binigyan niya ako. Diba, kabog? So kasi once na binigyan ako ng isang gamit, syempre napaka-valuable sa akin yun. So iniingatan ko talaga. Diba, syempre? So eto na nga, first laman ng aking bag. Eto nga yung, eto muna. So dito man tayo sa aking, actually, teneng! Skin white in lotion. So eto kasi late din na ako gumamit nito. So binili ko siya sa Watson kasi nga naisip-isip ko na parang gusto ko na rin gumamit ng lotion. Yan. So dinadala ko rin siya minsan saan. Actually hindi ko totoo nadadala sa office. So eto lang, quarantine ko siya binili pero nilagay ko siya sa bag ko lagi kasi ako lang naman din yung gumagamit. Minsan ang hihingi kapatid ko kay Ate mo Jenny or Gentos, ang hihingi siya. Next. Oh, sasalta siya kasi nandiyan lang siya sa may gilid. Next, guys, yung powder! Oh, sorry. Ito yung powder na ginagamit ko. So, yung daily spell. So, nabibili to yung ganito sa my bench. So, ano, ang minsan ano, nakakaubusan agad nito, kaya ang hirap minsan hanapin. Kaya minsan ang ginagawa kapag bumibili ako nito is minsan dalawa or tatlong agad binibili ko para ma-stock ako. Pero last time, nung pinakahuling binili ko to, bumula ako ng dalawa. Yung isa hiningi ng kapatid ko. So, ayun nga, sabi niya babayaran, hindi naman yung binayaran. Diba? Puro, hintayin nyo yung mga laman ng bag ko, puro pamparandi lang. Siyempre, supportive yung nanay ko, ay nakikita na nanonood eh. Sa gilid-gilid! So, next! Ano pa ba yung bag natin? Eto! Diba yan? Sa ano ko, ATM ko eh. Dito mo na siya. Basta ito yung ano to, kasi nga nabigyan ako ng ATM sa trabaho ko. Shala. So, hindi ko pa siya na-activate. Naka muna yung kinikilig ko, nakita na, ang dilim. So, next guys, napunta sa inyo is... Tiring! Babangok ko walang laman. Pero hindi, ito yung pinakatotoong laman niya. Syempre, dito. Ito yung totoong laman niyan. So, yung Johnson. Ito na nilalagay kasi nga dito na ako nahilig, napabango. So, nililipat ko na lang to dito kasi nga para spray na lang. Hindi na yung ditakpak. Ganun, ganyan. So, ganun na. Yun na nga. Di ba na? Ito ako kasi nanay ko na dito sa hilig. Pati yung mga kapalit. So, next. Chining, yung cream na ginagamit ko. Yes, eto yung binibili sa Revlon. Actually, ang mahal kasi nito, tong ganitong brand. Binili to ng binili ko to actually sa ate ko kasi yung kaano niya, yung ma'am niya sa work niya is ano, nagbebenta nito. So nabibili niya lang na mas mura. So kasi ang presyo na mas ang presyo ata nito, magkano presyo nito, te? 800. So nakuha niya lang ito mga siguro 50% ano siya. So ayun pala mga ano, may 40% discount ka, no. So nabibili siya ng 499. So pero binili ko sa kanya to for only 300. Pwede mo mas mura. Ayan nga. So yun yan. So ito kasi pinakamagandang brand na napili ko. Pati ang lakas makapress, parang hindi ka talaga mabubulok. Ayan, so natatawa sila. So next, chining
Garnier. So, ito yung ginagamit ko na product ngayon dahil sa face ko. Pero hindi ko naman siya total araw-araw ginagamit pag nagugustuhan ko lang. Or pagsisipag ko. Sa tama nga naman. Ito yun. Ayan, di ba? Hindi nyo napapansin. Puro pang palandi lang yung mga sa labas. Loob ng bag ko. Ito na next yung vibe. Siyempre, di ba mawawala yung vibes pag nasa office ka. Siyempre, minsan pag nakakaramdam ka, pag walang tubig, punas-punas lang. So, eto na nga. Ang ginagawa mo lang is punas-punas lang. Then, ipasok mo lang. So, ayun nga. Ganun mo. Di ba ang model baby? Para yung ano mo, amoy baby na rin. Hindi na siya amoy air na. So, ayun nga. So, konti na lang siya. Ayun nga. Mga gamit ko, di ba? Puro pang palanti lang talaga. Next po is yung to. Power bank. Actually, hindi ko to ganong laging dinadala kasi nga ginagamit to minsan ng kapatid ko. Kasi sa, hindi, naghati tayo nito. Naghati talaga kami nito. Nagbayad kami, bumili nito, dalawang naghati kami. Take 400 tayo nito. Take 400 kami. So binili namin to 800. Yan. Oh, power bank siya, 'di ba? Pero minsan ako gumagamit minsan siya. Then next, Colgate. Oh, 'di ba? Mukha lang hindi pero gumagamit ako niyan. Pero yung toothbrush, syempre natin sa CR, hindi ko na syempre inaano dahil nga ECQ, hindi kami gano'ng pumapasok. Hindi wala nga pasok, hindi ko siya muna dinadala, so pambahay lang. Ito nga yun. Hindi nyo napapansin, wala pa yung nakikita ang laman ng bag ko. So next, tini, oh, picture ni Jollibee. Ah, di ba meron ako na ito? Actually, ginagamit ko to sa work kasi dito ako naglalagay ng mga notes. About, so kunwari sa work ko, yung may mga kailangan akong in-note nung kung nilalagay ko dito or sinusuot ko dito. Inuwi ko siya kasi nga nag-work from home ako, siguro 1 week lang. Then, yun nga, after na dito na Alex Save, dito ko mga nilalagay yung mga note ko para hindi ko nakakalimutan. Once din na nakalimutan ko, titignan ko lang to or check ko lang to, alam ko na agad or natatandaan ko. Ayan. So, next, eto na. Oh, sukulay. Oh, dumi pa, diba? May ano pa, may dumi. May bok pa, di ka alam kung saan to galing, kung saan to sinukulay. Eto suklay syempre, never hulas. Alam naman yung ano, trendsetter, magpapawisan ako ng bongga. Yun, suklay. Kasi actually daw ako dadala ng notebook kasi nga yung mga ibang gamit ko, iniiwan ko na sa office ko kasi may table naman ako doon. So iba doon ginagamit, doon ko na iniiwan at doon ko na nilalagay. So next, eto pa. Chining! Lipstick galing kay Vice or Vice Cosmetics. So actually dito ko na siya ginagamit. Nandito lang talaga siya sa bag ko. Yung naka-stack lang. Kaya ito wala na, Teo. Diba wala na. Konti na lang siya. Then eto naman is hindi ko pa siya nabubuksan. So si tatay nung ko pa lang. Huwag kami ingay. Diba ingay na kasi. So eto naman is hindi ko pa nagagamit. Actually kaya meron akong mga Vice Cosmetics. Binigyan ako ng isang box na ito ni Vice. So, di ba ang yabang ko? Shinare ko lang din na binigyan ako niya. Kaso nga lang, yung iba pinamigay ko rin. Kasi syempre nga, shinare ko rin. Or hindi ko naman mauubos sa nguso ko. Which is alam ko naman malaking nguso ko. Pero shinare ko rin naman yung iba. Kaya eto, natira sa akin siguro mga tatlo na lang. Then binigyan ko yung kapatid ko, tigi-isa. Tapos yung girlfriend ng ate ko, then sila mama. Yun, so konti lang natira sa akin. So the next is mask. Oh, may mask pa ako kasi ano, naiwan ko to sa ano ko sa bag ko nung papasok kami bago mag-lockdown. May dala talaga ako nito kasi nga ginagamit ko pag kailangan pag pumapasok, syempre, 'di ba? Safety first na lang din. Ayan. So next one is yung ID na may kasamang VIP card. Oh, may ano na ako, may ID na ako. Actually kasi binigay na to. Binigay din tong ID ko bago rin mag lockdown talaga or mawala na kami ng pasok. Ito yon. So, kaya nilagay ko dito yung VIP card. Hindi ko nilagay sa wallet ko kasi nga once na suot ko siya, itatap ko na lang siya. Then ayun na, hindi na hassle sa akin. So, ayun yung ID ko. Tingnan niyo yung real name. Oh, fresh. Basta ayun nga, eto nga. Di ba nakita niyo na yung mga laman ng bag ko? Parang may papel pa. Di ko alam kung ano ba to. Saan ba ito? Kasi may 40 ba? Hindi ko na matandaan. Basta may papel din. Hindi ko alam. Kung saan yun. Nabulok na lang din talaga sa bag ko. Yun. Tapos dito tayo sa likod. Tingnan natin. Check. Ayun. Yung ballpin kong tignan na 9 pesos. Yan ang sa ano yan. National Bookstore. Nagtatala na akong ballpin kasi kung saan naman ako punta. Ito yung ginagamit ko. Ballpin na worth 9 pesos.
Oh, may drop ako scotch tape, 'di ba? Eh no, meron ako dito na ano na to, hinihingi na mo, hindi kalalabas ko lang, hinihingi na agad nila. Oh. Next. May dog tag pa dito. Itong dog tag na to, actually nung wala pa ako, ano, yung naka-temporary ID pa lang ako, ito na yung ginagamit kong ID. Aubos na, tatlong case. Ayun na nga, so medyo maingay na nga. Sorry guys. Next is yung lifting. Ito yung actually ginagamit ko ngayon, yung Bice Cosmetics. Hindi ko na gano'ng ginagamit. So ito na yung ginagamit ko. Tira mo hanggang ngayon, ito na rin ginagamit ko. Kasi nga mas mura to. Actually, bigay pa to nung nasa motor trade pa ako. Ito rin yung binibigay sa akin. So ito rin yung ginagamit ko. So yung lifting ko na. So may nag-uusap, sorry. Normal. Oh, so the last is yung wallet. So eto na nga yung wallet. So wala naman laman. Actually, laman lang nito, ID ko, ATM, mobile health, PIN. Wala, eto lang laman na pera. So ayun na nga mga minatapos na nga yung aking bag date sa aking bag. Then doon na nagtatapos. And maraming maraming salamat po ulit sa mga sumuporta sa akin. And I hope na nag-enjoy kayo sa aking ginawang video. Bye bye, God bless.